Hi guys! Welcome ulit sa aking garahe. So ang gagawin natin ngayon ay susolusyon na natin yung hyperflashing ng ating Montero Sport. So napanood nyo dati yung pag-install natin ng mga LED na mga ilaw sa ating rear tsaka headlight, no, sa front lights natin. Nakita nyo na nagpa-hyperflash siya, no, yung mga turn signals. Pero hindi lang yun ang naging problema, no? So pakita ko sa inyo yung mga naging problema, ha? So, nakita nyo guys, no? Yung park light naka-on, pero yung brake light natin ay naka-on din. Kailangan hindi yan naka-on. Hindi dapat siya naka-ilaw kasi brake light yan, eh. Pero itong park light tsaka yung brake light dapat siya naka-ilaw pag naka-park light. So, dapat yon naka-off, no? So, nag-hyperflash siya, di ba? Pero hindi lang yan ang problema. Tingnan nyo sa loob, no? Pakita ko sa inyo yung interior. So, nandito tayo sa interior, guys, no? So, naka-off ang mga ilaw natin. Pero pag tinapakan ko yung brake, yan, umiilaw yung park light. No? I-release ko yung brake, mawawala. So, yung isa pang problema, no? Pag tinapakan yung brake, eh, umiilaw yung kanyang park light. Okay guys, so yun yung ating susolusyonan dito sa ating mga LED bulbs, no? So ano ba yung mga kailangan natin para ma-fix yan? Okay guys, ito yung mga kailangan natin sa DIY fix na ito. Kailangan natin ng wire stripper, yung crimper, no? So napaka-importante nito, dapat meron kayo nito. Kailangan din natin ng soldering iron. Ayan, kung may soldering gun, okay din yun, yung soldering gun. Siyempre yung LED. Tapos kailangan din natin ng mga resistors. Ayan. So itong resistors na ito mahirap hanapin. Sa internet lang kayo makakabili ng ganitong mga resistor. Kailangan din natin ng W16W. So ito yung ipapalit natin dun sa ating park light sa tailgate, no? Sa taas. Black tape, electrical tape, 16 gauge na wire. Siyempre, kailangan din natin ng protection sa mata, goggles. Tapos yung mga wire connectors natin, tsaka insulators. Yan. Kailangan natin ng T-top, no? Napaka-important natin na kailangan natin ng T-top. Okay? So, mga gamit natin yan. Tsaka itong mga heat insulators natin. Okay? Tapos kailangan din natin ng drill, no? Ang as much as possible kasi ayaw ko mag-drill, no? Ng ating sasakyan. So kung pwede, ito nung magagamit natin, no? Kung okay lang kasi umiinit kasi itong resistor, pero mas maganda kung i-drill natin para secured siya. So ito yung alternative natin, yung double-sided tape tsaka zip tie. So alternative lang natin yan. Okay guys, so simulan na natin. Okay guys, so ito yung ating resistor, no? So yung ating turn signal LED, no, lalagyan natin ng resistor. So paano natin lalagyan yon? So kailangan natin ng mga wires, no. So ito ay 16 gauge wire. Ayan. So didikit natin siya dito. So okay lang magkapalit yan, no? Kahit na positive or negative, negative or positive, okay lang magkapalit yan, okay? So strip natin ito. So kailangan nyo ng wire stripper. Okay. Yeah.
Tapos pasok natin dito sa isa. Yan, ganyan. Tapos solder natin, no? So hindi ako expert sa soldering, no? So basta maidikit nyo, pinaka-importante. So, it's either na lagyan nyo ng heat insulator o kaya electric tape, okay? Yan. Tapos dito, male connector, no? Male connector. Tapos i-crimp nyo using crimper. Okay, so ang titipid ako nito, ito na lang gamitin ko, ano, electric tape. Pares lang din naman yan. Okay, so ito yung iba, yung mga nagawa ko. Okay, so okay lang na gawin niyo electrical tape na lang. Kung wala kayong insulator, ayan ganito. Heat insulation. Okay? Ayan. Okay guys, so ito palitan natin ng W16W, no? So hindi pala titin ang ilalagay dito, no? Kamali ako, sorry, no. So ang ilalagay natin diyan ay W16W. Ito. So guys, ito yung ating turn signal light, no? Itong LED na to, ito yung kinabit natin dati, di ba? Ito naman yung brake, no? Yung brake light natin. Ayan. So para maikabit natin to, guys, no? Para maikabit natin ito, itong resistor natin, itong magkadalo, yung dalawang dulo niya na male, no? Ikakabit natin dito sa wires niya, no? So makikita nyo dyan, makikita nyo dito, meron siyang negative tsaka positive. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Yung kulay green yung positive, yung black yung negative. So hindi tayo mag-splice dyan, kakabitan lang natin ng T-tap. Okay? Ito yung T-tap natin. Ayan, yung T-tap natin. So ikabit natin banda rito. Ito yung positive. Ayan. Ayos na siya. Yung sa brake light, kita nyo kanina, no, na kapag pinatapakan natin yung pedal ng brake, eh nag-umiilaw yung park light. So dito sa brake pedal natin, kasi nagka-hyperflash din ng, hindi ma-hyperflash ang tawag doon, pero mahina kasi talaga yung konsumo ng LED. So ang gagawin natin dito, ilalagay naman natin yung resistor doon sa positive ng brake light, ganun din doon sa negative, no? Pero tatlong wire yan. So makita nyo, tatlong wire yan. Ayan. So ang tanong, nasan dyan yung brake light tsaka yung park light? Alam natin yung black negative yun, eh. No. Malalaman natin yung sagot dun sa tailgate, no? Yung brake light ng tailgate. Ito.
Ayan, nakita nyo ba to guys? Ito yung sa brake light, di ba? Sa tailgate. So, ibig sabihin, yung brake natin ay kulay blue. Itong blue tsaka black. No? So, di natin kailangan manghula doon. So, yan yung ating lalagyan ng resistor. Ngayon, kung hindi nyo alam kung ano yung brake light, kailangan nyo gumamit ng multimeter, no? Yung multitester. Ititest nyo ito. So, ang kailangan nyo gawin, i-splice nyo yan. Tapos, titignan nyo kung nasaan dyan yung brake light o yung park light. Okay? So, sa kaso natin, dito sa Montero, alam na natin kung nasaan yung brake light dyan. Yung kulay blue. Yung kulay blue ang brake light. So, yun yung ilalagyan natin ng resistor. Okay? Lagyan natin. Lagyan na lang natin ng 3M, no? Nabit ko lang na ganyan, no? Ayan, madikit yan. Hindi yan basta malalaglag. Yung isa nandito. So, titignan ko na lang ito. Check ko ito, no? Kasi itong resistor na ito, nag-iinit ito eh. Kung mag-init siya, eh, kailangan talaga natin mag-drill. Okay? So, hanggat maaari kasi ayoko mag-drill eh. Ayoko magbutas. Okay? Okay guys, so binalot ko siya, no? So hindi na ako gumamit ng T-top dito kasi ang problema, hindi kaya nitong ganitong klaseng T-top na masyado siyang maluwag dito. So yung wire nito nung ating bulb, yung wire masyadong malipis. Hindi niya kayang kainin nitong T-top na ito. So ang kasya lang doon ay ganitong T-top. So limitado yung ganito kong T-top. Kaya ang ginawa ko dito, hininang ko na lang, no? Sinoldering iron ko na lang. So hindi ko na pinakita sa inyo yun. Madali lang naman yun, ano? So yung connection yan, parehas lang naman. So sinoldering iron ko na lang siya. Tapos may correction din ako. Sabi ko kanina na ang itatap nyo ay yung blue, no? Sa brake, itong blue. Ang itatap nyo pala dyan ay yung kulay green dito sa brake light ninyo. Hindi yung blue. Hindi yung brake light. Yung kulay green ito. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Yung green ang itatap nyo. Hindi yung blue. Okay? So, pinalitan ko na rin yan. So, yung naka-solder dito yung green tsaka yung black, yung negative. Dito naman sa turn signal, parehas lang naman yan. Hininang ko lang. No? So, ayan. Balot na siya. Tapos, nakita niyo yung ating resistor. Isa nandito. Isa naman nandito, nakakabit sa likod nito. Itong kabila, ganun din. No. Hindi ko pa nakabit ito, madali na lang naman yan. Okay? So, tingnan nyo yung nasa harap, yung sa turn signal sa harap. Ayan. So, hindi ko na ito binidyo kasi masyadong masikip, no? Hindi na may kita ng camera natin ito. So, yun lang, katulad lang din sa likod yung green wire tsaka yung black wire. Yan. Nilagyan natin ng T-top yung kulay pula. Yun, kayang kainin ng kulay pula na T-top. Pang small wire yun eh. Okay? Siguro 18 gauge ata yung wire na ito. Sobrang nipis. Kaya hindi kaya nung kulay blue na T-top. So yung pula kaya, kaya lang limitado yung ganyan ko. Yan. So nakita nyo naman. Yan. Okay? So yung resistor nandito. Nandito na nakabit. Dito sa taas. Okay?
kabila. Ayan. So, lagyan nyo lang ng T-tap. Madali lang. Walang kahirap-hirap. So, di kayo mag-splice. Mag-splice kayo kung wala kayong T-tap. Tulad ng sa likuran natin, sa rear light natin. Pero, basically, kung ang T-tap nyo ay pula, yung pinakamaliit na T-tap, ayan. Madali lang siya. Okay? So, check na natin kung gagana lahat. Kung meron pang error. Test natin guys, no? Ito tayo sa loob. Tingnan natin yung brake pedal kung mag-iilaw pa yung park light. Kusan natin yung makina. Okay. Tapakan natin yung park light. Tapakan natin yung brake pedal. Ayan, wala na. Okay. Brake. Wala. Alright. Iyon. Ayos na, no? Park light. Park light. Wala nang ilaw. Okay. Ayos na ang ating LED. Okay? So guys, ganun lang mag-fix ng hyperflashing ng inyong LED bulbs. Okay? So lahat na ng issue ng ating LED, naayos natin. No? Ganun lang, no? Sa park light, kapag tinapakan nyo yung brake pedal at umilaw yung park light, no, lalagyan nyo lang ng resistor yung inyong park light dito sa brake, no? Sa brake bulb ninyo ng LED. Okay? Yun yung lalagyan ninyo. Yung negative nyo, tsaka yung park light na wire. Sa turn signal naman, lalagyan nyo yung ng resistor yung mga turn signals ninyo. Alright? So, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, natuto kayo, pakisuyo na inyong ilike itong video na ito, mag-subscribe kayo guys, no? Maraming salamat! Sa ulitin guys!